Brad, labas mo nga yung ORCR mo. Tingnan ko. Tingnan mo. Hindi nakawala dyan yung registration ng top box mo, ano? Tingnan mo, baka mali ako. Wala, ano? Oh. Anong company ka, bro? AB Cargo, sir. AB Cargo. Yung motorsiklo ba sa'yo o sa company? Sa company, sir. Sa company. Ganito, ano? Ah, para hindi ka maperwisyo, maabala ka, magagastusan yung iyong company. Ha? Eh, parating mo dun sa boss na ang pwedeng hindi irehistro yung top box na katulad nitong sakit saka yung TV box, alam mo yon. Pero yung katulad niyang box mo, dapat yan ipapa-inspection sa LTO tapos irehistro. Ang purpose ng inspection para matiyak ng LTO na ligtas yung iyong top box. Okay. Kapag hindi mo yan ginawa at ikaw ay natsyempohan ng LTO o kaya ng HPG. Ang HPG deputized ng LTO. Yung ginagawang panghuhuli ng LTO, pwedeng gawin ng HPG. Okay? Ang multa niyan, sabi mo sa boss mo, 5,000. Kaya mas mabuti pa, ipa-inspection nyo agad sa LTO yan at inyong iparehistro. Ang bayad ng registration sa top box, bro, 100 pesos lang. Pero dahil updated ba yung iyong registro? Okay, updated naman yan. Ano? May babayaran kang extra fee. Parang kung hindi ako nagkakamali, 100 plus. Kaya ang babayaran lang ng inyong company, mga less than 300 pesos. So kung gagastos ka ng less than 300 pesos, mag-aabala ka ng kalahating araw, ligtas ka sa 5,000. Okay ba yan? Malinaw sa'yo. Ang problema pa dyan, Brad, hindi naman lahat, ano, at talaga namang may tiwali na taga pagpatupad ng batas, di ba? Kapag ang nakatsamba sa'yo ay tiwali, papipiliin ka. Magbibigay ka ng 2,000 o magmumulta ka ng 5,000. O anong pipili mo? Mapiperwisyo ka talaga. Kahit ano, wala ka talagang pagpipilian. Kaya, para, mga more or less, ilan ang motorsiklo ng company nyo? Ha? Isa 6. O kung mapagmulta lahat yan, ang malaking halaga, di ba? So, ang gawin mo, i-report mo agad sa boss mo. No? Para hindi kayo maperwisyo ng malaking halagang multa tapos may impound dyan. Okay ba yan? Bali, hindi mo pala alam na may violation ka. Nabigla ka. Takot ka ba sa pulis? Ha? Yun totoo. Yun totoo. Yung lolo ng lolo mo, pulis din. Okay, ganito. Magtulungan tayo para hindi kayo nagkakaproblema, hindi naabala, hindi nagagastusan. Sumunod kayo sa batas. Okay? Yung ba signal light mo, okay? O sige, hindi ko na inspeksyonin. May lakad pa ako eh. Okay? So, malinaw sa'yo. Ako si Colonel Busita. Oo, hindi ko gali, hindi ko trabaho yung magsita at manghuli. Eh, nakakahiya naman, kernel ako, manghuhuli, di ba? Oo, so ang ano ko lang, yung mga katulad ninyo na may violation, hinahabol ko, tapos ay ina-advisean ko, hindi para ipahiya kayo, kundi para malaman nyo, and para maiwasan. At yung mga katulad mo, para hindi na rin maabala at mapagmulta ng 5,000, di ba? Oh, may pamilya ka ba? Ilan ang anak mo? Ilan taon ang panganay? 7 years old. May trabaho ba ang asawa mo?
Okay, ganito Brad. Alam mo ba na araw-araw may namamatay na rider? Yeah, simple lang. Doble ingat ka, huwag mabilis magpatakbo dahil ang preno ng motorsiklo ay walang silbi kapag biglaan. Yeah, 'di ba? And huwag kang tatabi, huwag kang didikit sa truck. Yes, sir. Kasi hindi kayo nakikita niyan, no? Pag nadis ang huling paalala ko sa iyo, bro. Pag hindi ka nag-ingat, huwag namang mangyari. Halimbawa, hindi ka maingat, kaskasero ka. Pag namatay ang katulad mo, pati pamilya, patay. Patay ang kinabukasan. At pag namatay yung tatay na katulad mo, ang higit na mapiperwisyo dyan yung iyong anak. Diba? Hindi kakain ng ayos, hindi makakapag-aral, and malabo ang kinabukasan. Okay? So, Brad, malinaw sa'yo. O, sige. Kung, salamat at ano. Kasi mga kakilala namin, refer daw. Nadidinig mo yung pangalan ko sa iba? Yes, may mga problema daw yung hanapin. Ah, pag may problema, ako daw ang hanapin. Nangyari sir na yung mga may mga U-turn na wala naman, bigla kami inuuli. O, tama. Well, tama. May number ako sa iyo, sir. Ah, may number ako. May number. Hindi, na-meet muna ako ng personal, no? Tama yun. Pag may problema kayo sa kalsada at kayo'y tama, kahit anong oras, tawagan nyo. Sinabi ba sa'yo nung nagbigay ng number ko? Yung rider dito sir sa ano? May patrasan sir. O sige, pwede nyo kong tawagan. Huwag lang tungkol sa pera ha. Ano? Pag sa traffic ko daw, kung sakali may problema. Yes, basta may problema at kayo'y parang inaabuso, kahit anong oras, pwede nyo. Sinabi lang ko na. So, kilala mo ako sa pangalan? Kung halimbawa may problema to sa mga traffic o ano na, malamag sa pagkakao na ba't mong ginagawa na ano, isumbong ko kay Colonel Bisita. Ano pala ito? Sabi? O sige, di mabuti. Kilala mo sa pangalan, ano? O sige. Ingat bro ha, para sa pamilya mo ha. Okay, ingat.